Diyos sa Kugatmay. Una po sa lahat ay akong kinikilala ang takilang liwanag. Siya ang God Almighty. Siya ang God. Siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha ang langit na Diyos Ama. Pangalawa na kanyang nilikha ang lupa ng Diyos Anak. At pangatlo na kanyang nilikha ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko po ang nilikha ni Adan na siya po si Eva, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, siya si Ama Martinia ng Managelo Damagantalosi, siya po ang personal ng langit. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Anak, siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, ang Ama at ang Ina ng Sanlibutan, at Ama at Ina na sila ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din po ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking Ama si Dalmasyo Wilma, at ang aking ina siya po si Wilma Dalmasyo. Sa lahat ng mga kapatid, kapamilya, at kasama or tunay na kasama natin sa Pamilya Sagrada, mga kapatid ko, yung mga nanunood, yung mga manunood, at sa lahat po ng mga trumpeta maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, God bless sa ating lahat. Ako si Alma na narito sa Motherland sa Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nahiyang Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos, Apo Gadlay, Kapsat, at isa na naman po na celebration, that the celebration of life and body, no? Sabado at Linggo. At ang okasyon na ito, kaya nga sabi ko, ito ay napakahalagang okasyon because no one we celebrate the kapiyastahan ng mga patron-patronan, kapiyastahan ng mga kung ano-ano lang na piyasta. But we never celebrate. Mayroon yung sinasabi nila na the celebration of life pagkatapos nakakabaon na. You see? Ganun yung, pero itong katuruan po na ito, ipinuproklama na niya na this is the celebration of life in the body. Living together. Buhay sila, mga kapatid ko. Kaya nga kung titignan mo, sa mga nag-a-attend, mga pumupunta sa mga sa simbahan pagka may mga namamatay. Kasi ito, narinig ko ito nung namatay yung ex-wife ni Donald Trump, dating presidente ng USA, si Ivana Trump. Yung nakalagay doon, I never thought na yung kamatayan pala, yung last day ng yung huli ng pagpasok sa simbahan, then marami yung pumunta. Ang tawag pala doon is celebration of life. Oh my God. You see? Celebration to patay, ah. Kaya nga minsan, kahit doon sa... Kaya alam nyo sa totoo lang, kaya nga sabi ko sa kapatid ko, sometimes hindi natin alam kung tunay na matalino sila kasi nag-aral naman. No? Pero kung titignan natin, no? Sa mga kagaya natin na hindi naman illiterate, pero hindi mga bihasa, eh mukhang mali sila. At tayo yung tama. Hindi mukha. Bakit? No? Sapagkat kung titignan mo, celebration of life. Patay na. Patay na, nakakabaong. Actually, the next na lang, nasa church, ang next na nun is punta na ng cementerio o kaya i-cremation na. Celebration of death. Imagine mo, then tatawagin nila na, okay, sige, siguro, hindi natin alam yun, no? Pero isa pa, imagine mo yon, life plan. Ito yung lagi kong sinasabi. Life plan, ano? English na naman. Life plan. St. Peter. Kabaong. Paano kang magkaroon ng plano ng buhay? Kabaong. Plano ng hininga. Meron pa yung paglalagyan na sa no? St. Peter. Imagine mo, mga kapatid ko, life plan. Kabaong. Plano ng buhay. Kamatayan. See? Kaya nga marami ang mga
Pero gagayon pupunta ng isang agent. Ano po, mahal na po ngayon ang mamatay, kaya mas maganda po na mag-invest po kayo. At kukuha po kayo ng life plan. Isa pa, investment. You see? Investment na usapan. What is investment? Kaya nga marami yung mga nagsasabi na ito, magnegosyo ka ng ganito at kumuha ka ng ganito, investment mo for life. No? Pero hindi natin alam na yung life itself, kaya nga alam niyo po, marami ang hindi nakaalam what is life. Ano ba ang buhay? Kaya ang nangyari, pag namatay ang tao, umalis ang kanyang kaluluwa. Umalis ang espiritu. No? Mga ganon. No? Pagka, ayan ang kaluluwa. Ganon. Pero pag sinabi mo na, paano ang buhay mo, malungkot. Pakailan naging malungkot ang buhay mo? Mayroon namang iba, magandang buhay. Kailan naging magandang buhay? Wala namang mukha. Kaya tunay na ginamit nila ang mga salita na sa totoo lang is hindi nila alam. Sapagkat kung titignan mo, mga kapatid ko, ang mga salitang yan, buhay. Yung mga salitang pamumuhay, hindi natin alam. So nga rin nga, anya, kumusta tibiyag? Agri-griga, lata. Tangamin awamot ka kapsat di mangi baga nga. Kasano tibiyag? Narang ay awamot. Kaya nga sabi nga ng iba, imbagpay ti kinarigat na mabalim mo iparayag. Ngam di je kinarang ay, ham mabalim nga iparayag. Pero you wish na maging marangay ka. Diba? Maging marangay ka sana. Yun ang gusto mo. Pero hindi mo pagdating ng panahon, kaya nga sabi ko sa inyo, pag kayo may 1,000,000, hindi nyo pagkakalandakan yan na mayroon kayong 1,000,000. Maraming mangungutang. Ikatago. Maraming mangungutang kasi. Oo. Oh, ganun yun. Kaya nga, we do our best. Kaya ang mga tao, they invest. Ang tao, marami sa mga bagay nag-aalok ng magandang investment for life. Oh, you see? Good investment for life. Okay. What are the good investment for life? Diba? House and lot, car, yan, mga good investment. Yan. Pero, house and lot, pag wala na yung titira, good investment sa magmamana. Diba? Pero ikaw, kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ko nga, naisipan ko nga na, kasi itong isang kapatid natin is nanggigising siya sa mga sundalo daw, misyonaryo and spiritual, at he was asking them to unity. Unity ang inaanan niya. Ito ang tagal ko na ito na tinatawag. Ang dami, ang tagal ko na itong ini-express, ini-explain. Mga kapatid ko, na hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang kung sino man ang nag-aas, nag-iimbita ng unity, maging ang United Nation. Diba? Ginagin nila yan. Pero ang tanong, before kasi na ilatag mo yung salitang unity, anong pagkaisaan natin? Ganun yon. Before ilatag mo yung unity, even doon na sabihin, jack kaya data. Ay, hindi problema yon, kasi kailangan mo nang ilatag mo. Kung ang inilalatag mo lang ay salita lamang na unity, I know it. You know it. We know it. Diba? Alam natin yon. But we never commit on unity kasi salita lang yan. Nawala ka namang ilan. Parang kagaya lang yan. Umay kayong tamangan tayo. Hamumit iba ganon niya timakan. Hamumit iba ganon niya tikanan. Kailangan, kailangan sabihin mo, kasi baka sabihin, oh, may karne ng baka, karne ng kung ano-ano, isda, gano'n. Kasi pag, kung sisiw lang ipakain mo, pwede ako makakain ng gano'n.
Diba? So kung kailangan kayo na lagi kong sinasabi, we must be specified. Ito na, pupunta na ako sa isang... Kaya nga ito sinasabi na naman nila, it's about bathala. No? So sinabi nila na we must tinatawagan yung mga sundalo ni Bathala. Hey, all of you, soldier of Bathala, where are you? Who are you? But before you confess yourself na sabihin yung isa kong soldier ni Bathala, what is Bathala muna? Before you lantag mo ng unity, and you're asking about that Bathala, what is Bathala muna? General? General ba? Oh, at ang sabi ang Bathala daw is Pilipino. Ito ilalatag ko isang napakagandang bagay. Isang dito naganap. Isang kapatid ang sinasabi niya si Adan daw Pilipino. Ngayon, ang tanong nung isa. Si Adan Pilipino. Saan dito sa Pilipinas si pinanganak? Kasi sinabi mo Pilipino eh. Pinong-pino eh. Diba? Kung sinabi mong Pilipino, sabihin mo kung saan dito'y pinanganak. Ibig sabihin kung Pilipino siya, ibig sabihin, ang magpapatunay, Pilipino magulang niya. May magulang pa siya dahil. Wala. So, piling-pino. So, kumbaga kung hindi mo alam na kung sasabi, balik tayo dun kay Bathala. Pero actually, ang sinagot ko, bakit tinawag nila na si Adan Pilipino? Pinong, kasi si Adan Pinong-pino. Piling-pili. At piling-pili. Oh, piling-pili. Pinong-pino, piling-pili. It's not the word Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas, no. No. Kundi ito'y kahulugan ng salita. Okay. Pero si Adan kasi, na sinasabi ko, bilang Pilipino, Pinong-pino, piling-pili, now, is sinasabi, alam natin, isa siyang tao. Isa siyang tao, at isa siyang lalaki. Ngayon, balikan natin, Bathala naman. Pilipino daw. Si Bathala ba, babae o lalaki? Hindi lang. Yun lang. Kailangan. Before kasi kailangan sagutin mo yan. Si Bathala, babae ba, lalaki? Okay. Tanggalin mo ti. Oh, pero bago yan, si Bathala ba tao? Ay, hindi ko natanong kay Pio yun. Dapat tinanong ko yun. Tao ba si Bathala? And now kung tao siya, babae ba siya o lalaki siya? Yun! Yung sinasabi nila na binabuhay, no? B-A, ano na yung A? Apoy yun. Apoy. B-buhay, A-apoy, T. Tubig. H, hangin. Hangin. A ulit, Bathala. Ganon. Hangin siguro. Okay. So, kung yung ganun ang tinutukoy, buhay, apoy, hangin, kahit sa Amerika, mayroon namang ganun. Elemento kasi yun, sinabi. Mayroon ding buhay doon. Mayroon ding hangin doon. No? May apoy din doon. So, kumbaga, ganito yan. Kaya nga sabi ko, dito sa katuruang ito, ito yung pinakamatindi. Kaya nga, okay, mag-shift na ako ng usapan. Dito pa rin ako sa sinasabi ko, kinukwento ko sa inyo na isang magandang usapan na marami majority ito na hindi tumatanggap na si Adan is galing sa salita. And minority, konti lang, si Adan ay galing sa lupa. Kaya nga, tinan mo, si Sister Adelaida, yehey, mayroon na naman siyang komento sa best friend niya. At ang sabi, Adan is from the Bible. Yehey, ayun, yun yung kanya. Yehey niya? Nag-yehey? Ayun, oo, oh, may yehey talaga. So, sabi ko nga, itong bagay na ito, kaya nga pagka hindi tayo umalis dun sa puntuhan ng usapan na hindi natin maipaliwanag kung ano talaga yan, ang mangyayari ng lata sa atin, sasabihin nila na, nasa Bible pa rin tayo at nagtitwist lang konti. Walang, ano ba dito, originality. Kaya nga, naibalik ni Brother Petronio yung salita na kwento niya na sinabi ni Marbulalin noon kay Inay Conchita na kung sinabi mo, walang kaparis, walang katulad, huwag kang gagamit ng Biblia. Kasi pag gumamit ka ng Biblia, ibig sabihin, kaparehas ka nila.
So ngayon, mga kapatid ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo, noon, pina-question nila ako, Adam is from the Bible. Questioning ko rin sana na, wah, ngayon ko lang nalaman, nauna pala yung Bible kay Adam. Nauna pala yung, kasi yung sinabi niya na Adam was from the Bible. So, ibig sabihin, si Adam ay galing sa Biblia. Yun yung Tagalog nung salitang yun. Kung si Adan ay galing sa Biblia, akala ko si Adan ang unang tao sa mundo. Dinauna na ang libro ay sa tao. Yun na. So, yun yung salita. Kaya nga sabi ko nga, detuidi ko na ni amang amin nga maging doktor tayo. Maging doktor tayo. Kasi sorin mo yung salita. Nung kapanahunan, wala pang doctor of medicine. Pero ang mayroon is doctor of word. So, nasaan tayo? Doctor of word. Na yung doctor of word is actually magsiship yan na doctor of medicine. Bakit? Sapagkat word is the best medicine. What is word? Word is God. God is almighty. And there is no such a thing as impossible pag Diyos ang usapan. Because everything is possible with the Almighty God. Yes. Okay. So, kaya nga, Sister Aida, God is not powerful. God is almighty. Yun yung kaibahan. Because powerful is power, power and mightiness ay magkaiba. Pero sa mga tao kasi na hindi nakaalam o rin kagaya lang gumawa sa lumikha. Di ba? Magkaiba? Gumawa sa lumikha. Pero marami ang nagsasabi pag Diyos ang usapan na siyang gumawa ng langit. Siyang gumawa ng lupa. Mayroon naman, siyang lumikha. Oh, kaya nga mayroon yung kanta. One God created, three divine persons. Created John. Mayroon naman yung kanta na God made. Oh, kanta yun. God made the heaven. Made the earth. Oh, in the earth. In the sea, something like sky and so on. Ganyan. In the beginning yun. Oh, yun, in the beginning yun. And yung kanta na in the beginning, the God made. When? Oh, the God the didn't create, but the Lord. God. The Lord made okay, earth. The Lord made. Made. Earth. Made the earth. Which is na created. Sa katuruan ito, everything na riyon is wrong. Because creation and made, likha sa gawa, is totally magkaiba. Totally yan magkaiba, mga kapatid ko. Bakit? Sapagkat mga kapatid ko, ang gumawa, may mga ginamit siyang mga materyales. At ang gumagawa, walang kapangyarihang lumikha. Kagaya ng table ko na ito, ito ay gawa. Itong microphone na ito, ito ay gawa. Itong stand na ito, ito ay gawa. Ang kaibahan ng tao ay gumagawa. Ngunit ang Diyos ay lumilikha. O, yun, malaking kaibahan yun. Now, dun sa punto na ang Diyos, or si Amang Adan, kasi alam nyo, ito yung gusto kong liwanagin sa inyo. Ito ay phrase, which is, I believe na maging si Ama Martiniano was the one who said so. Siya nagsabi mismo. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat hindi po pwedeng direktang sasabihin niya. Kaya nga sabi ko noon, si Ama Martiniano is probebo siya. Siya ay nagsasaysay at siya rin ang siya rin yung tumitimbang at siya rin yung nanghahasay. Ang mga salita ng ama at ng inay Conchita, hindi natin alam na ito'y hinahasay tayo at tayo ay tinitimpla niya. Bakit po sinasabing hinahasay niya tayo at tinitimpla niya tayo? Tinitimpla niya tayo in a way na paano natin gagamitin, paikutin yung utak natin para maintindihan natin yung salita mo. In which na ang mga salita niya is actually hindi tuloy-tuloy, kundi putol-putol. Ikaw ang magagawa. Kaya nga,
kailangan mo sa katuruang ito, mga kapatid ko, ito sinasabi ko sa inyo. Noon sinasabi din ni brother, ang mga naniniwala kay Ama Martiniano ay maraming klase. Mayroong full time. Mayroong part time. May mga spare time. At may mga believer lamang. Ang mga believer, naniniwala. Naniniwala lang sila. Kahit nasaan man sila, mamati da. No question, you cannot question that. Kasi mismong sila ay nagsasabi. Basta mamati? Mamati da. Ah, humanti, ano mo doon, basta maniniwala. Pero hanggang doon lang. Kasi alam mo yung paniniwala, kagaya ni Sister Jezabel noon ko na. Oray awanak, taanda ah. Yun na naman, ano? Oray awanak. Ganun yung mga kuntuhan na yun. Pero yun niya, noon niya, may baby ako. Oh, pero basta, noon na, ano, na-graduate na ako doon. Okay. Naman. Kaya kumihingi ng kwan noon, okay. Ng pabor nyo lang. Okay. So, pero talagang may ganun. Alam nga namang ibagak niya sa bali. At least dayta. Gabsan, hanak mit may daro mo na may pakapitan nga. Kanayunak lang nga pa, hindi ganun, no? Eh kung ibang tao. At saka din naman ako magsesentir kasi totoo naman yan na eh. Oh, yun, dun, yun yung ugali ko. So, kaya nga dito na ngayon, mga kapatid ko. So, Dilibelon. Dilibelon. Hello. Alin, libel? Libel. No. Kaya hindi nga may didiman doon eh, libel yun eh. Oh, kasi hindi naman paninirang puri. Oh, so okay. So anyway, sabi nga, mayroon naman yung, yun na nga, di ba? Mayroon yung believer. Tinan mo. Mga believer. Hindi ko sinasabi, yung mga nasa ibang bansa, mga believer yan sila. Kasi naniwala sila eh. Pero they like it or not, mga believer lang sila kasi kahit spare time wala sila, kahit part time wala sila, kasi malayo sila eh. Malayo sila. Imagine mo nga, pag umuwi sila ng Pilipinas, kukuha na naman sila ng visa, yung pera pa, yung panahon, hindi napakalayo. Kaya, makontento sila na mag-cellphone, mamunood, because mga believer sila, ni wala silang time, wala silang spare time. Imagine mo yan. Ngayon naman yung mga spare timers na mga believer. Ano ang mga spare timers? Mga busy sila. Pagka mayroon lamang sila na konting panahon, yun lang yung iaalay nila. Yung bang kanta ni Sharon Cuneta, kahit konting pagtingin. Oh, ganon lang yung spare time. Kahit konting pagtingin lamang, basta tumitingin, nakakaramdam, naniniwala, pero wala siyang time talaga. Pero pagka may spare time, kagaya ng siguro okasyon, pero mas malakas pa nga ang kita pag may okasyon eh, di ba? December 25, di malakas ang kita. Alam nga namang makiumong ka. Alam nga makisimba ka. Di ba? Basta may spare time. Ang pinakamahirap din sa spare time, pag talagang ayaw ay hindi na kaya ng katawan, doon na lang magkakaroon ng spare time. Kasi numaulaw ka, ka makatrabaho, agit idda ka lapan eh, di ba? Then, doon ka mag-iisip. Kung hindi mo pa may isip, nagadupay trabaho ka. Diyan, makabangang kasanay. Di na pala mapanunod na si Diyos ka na dyan. Di pala trabaho na pang panunodan na. Diba? Oh, diba? Negosyo na. Kasi pagkakitaan na. Lalo kung marami siyang mga pondo na ibibenta at masisira. Sayang. Pero hindi siya nasayangan sa katawan niya, no? Kasi nga, mga kapatid ko, di kinaputno, hindi natin nakita talaga. Isumit lang di ko na ni Amay, di mahalaga. Yung mahalaga, di di Ilocano ko itinapatag, iti importante, kundi mahalaga. Sige yun. Dadya iti atasarita na. Ang importante ay yung mahalaga, sabi yun. Parang pare-parehas lang yon, pero importante, mahalaga. O basta ang importante daw, mahalaga. Ano nga rin yung mahalaga? Importante natin ang mahalaga. Pero wala po yan, mga kapatid ko. Kaya ito yung pinakamatinding bagay na hindi natin alam.
yung pinakamahalaga, yun ang winawala natin ng halaga. Apat. Because we never know. Kaya nga tingnan mo. Marami ang bagay, but anyway, that is ideolohiya. Dahil wala tayong kaalaman tungkol sa buhay at katawan. Okay. So, nasa spare time tayo. Ang spare time, kagaya yan ng spare, alam mo yung spare? Yung mga bayan, spare tire. Oh. Pisa lang. Hindi, parang yung ano ba tawag stock dito? Stock ba? Hindi. Paano ba yung Ilocano ng spare time? Yung bang halimbawa lang, halimbawa ko sa... Parang sideline lang. Sideline. Parang extra. Oh. Oh, parang gano'n. Kasi pagka spare tire, di ba, tumatakbo yung sasakyan mo. Mayroon ka lang reserva, yun. Reserva lang yun. Oh, pagka may reserva kang time, parang kagaya niyan, very busy ka, then nadaanan mo lang yung simbahan, kaya ka lang bababa. Then, para ikararagan na kang tawang pa yung time mo, kararagan, naka-envelope lang ang issue mo. Ganun, kararagan na lang. No? Eh, parang ganito dito naman, pagka ganun naman, daan ka lang. Da, aki mo, mid-sister, astigas-tigas to. Pero saan? Ada nga makihimno. After that, ganun na. Dusang work na. Kasi spare time lang yan. Kaya yung minsan yung sinasabi ng isang kapatid nga, iti pa nag-look, pinaglakla ko, may iti pa na may isingit-singit, may nga ibagbaga. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Kasi that is part of sparing time lang yun. Sparing time lang mga kapatid ko. So, ganun yung ngayon pagka sinabi namang part-time. Parang kagaya na nito, part-time. Tayo mga nagpa-part-time tayo. Kasi bakit? Kasi we have this umuong Saturday and Sunday. Pero mayroon pa tayong limang araw, no? Mayroon pa tayong limang araw. No? Kung babalik ta rin natin yung limang araw sa kanya at yung dalawang araw sa atin. Kulang. It will be full-time tayo. Kaya nga hindi nila maintindihan. Yung salita na sinasabi ni Ama, iti aramid pakakitaan. Iti disiplina, at dati nakasurat nga kunana. Iti duwa nga aldaw, panagumong, Sabado Domingo. Iti talo nga aldaw, aramid ubra ti umong. Adi nga yung pagka dati bato, agprepare ti kastoy, kastoy, kastoy. And then, dalawa nga aldaw, para lang ti pamilya. Webes and Biyernes lang yun. Nagaganap yun noon. Noon nagaganap yun. Kaya ang nasabi ko sa inyo, ang promised land is actually the resemble, the simbolo kung papaano tayo mabuhay. Kasi yung mga harmony nila, yung ginagawa nila, yung ginaganap nila, that will be the future of the world. Yun yung kailangan na gampananin at ganap ng buong mundo. Nasyubi ng Sabado at Linggo, wala sasakyan ng tatakbo. Because all of us are very peacefully na alamin. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung paano na darating ang panahon na walang tatakbo na sasakyan Sabado Linggo. Walang establishmento na bukas. Nagaganap yan sa Saudi. Pag time ng prayer nila, walang sasakyan na tatatakbo, mga establishmento nagsasarado. Imagine mo, ginaganap nila. Yung Ramadan, di ba yung Ramadan yan? Hindi pa nga sila naluluto eh. Oo po. Hindi sila kumakain kasi. Hindi sila kumakain. So anyway, ito'y ngunit sa atin kasi, ang Diyos, napaka maunawain. Napaka maunawain. Kaya ang tayo, anong tawag sa atin? Abusado. See? Mga abusado tayo. Aaminin natin talaga. Abusado. Ganun talaga. Kasi nga, ngunit, abusado. Sa ngayon, so kaya nga sabi ko sa inyo, kaya ngayon sa usabi na, kuna ni Ama, aramid pakakitaan. Kita eh, iti pa nagtrabaho da, di di limang aldaw, aji nga limang aldaw, hindi di ah, talo aldaw para tiyo mo, do aldaw para kanya. That is yung bilang. Then, dalawang araw, Sabado Linggo, talagang
walang magtatrabaho kasi umung sila eh, nasa umungan silang lahat. Now, deto'y nga talungan daw, at damanan ti saritaanan nga DJ, deto'y nga rimwaran brother DJ, mamati nga hanga mamati, ag trabaho nga hanga trabaho, ag tulong nga tulong. Nalinis pang magpuso kang magi, apay, ngamin na pang kanak trabaho, nga kunam to. Awang mitsweldok dito, dada ka lang nga, kung kunduyot, makatrabaho para saan. Ti makita, basta da ka nga makita. Mena. Awan ti talaga nga, regot mo nga mapan. Kasi yun is regulasyon lang yun. So kailangan mong sumunod. But on top of that na mga regulasyon, mga kapatid ko, ang Ama Martiniano, mayroon pa din isang bagay na gustong sabihin o pinagawa. Dahil takit hanggang kapilitan, arami din yung nasaya at nanyo arami din nasaya at lata para ka na kayo. Tawang mo't sa bali ang may sagot. Nga mangisim pa mangyayos, di na ito yung lugar. No, di mo lada kayo pa sa kaya. That is why noong panahon na pumunta ako, no, ng rangayan, doon sa ilagan. They're saying, ang ganda ng lugar. They're saying, ang ganda ng lugar. Imagine mo, ano? Kumalkalip-kip ka, tibang bantay, and so on. And then imagine mo sa bundok, may building na malaki. Wow. Pero bawat isang bato na mabuhat, may bayan. May bayan. Sa promised land, ang lalaking tipak ng bato, inaapakan ng bawat isa. Ni isang singko, walang nagsweldo. Isa day DJ ko na ni Ama nga nagtrabaho da. Babaon iti ayak da. Kinga puti pa nagpamati da. Nagkikadyarami ko. Mga ganon, no? So even though na gumaganap na sila, mayroon pa rin question. Kasi bakit ganon? May question. Kasi kunana, ag trabaho nga hanga nagtrabaho. Nagtulong nga hanga nagtulong. Apay, ngamin sipsiputan na mo ganyan. Ang kagawa na nagtatrabaho na siya. Na nakamanong nga balikan ka, may masapay lang ang dadyay. Bakit napatagad na nga nagpakita? Kuray niyan ko, di ba magad? Ano? No? Kaya nga dumating yung puntuhan na, imagine mo, sige ko na, hindi nga, uray kagudwat, uray ubing kagudwat ang mapan, di managbalan, ay di pa ilang tipagalaan da, hindi tidarat. Hindi pa maayos talaga yung mga daan. Uri upupi na takot igam na. No kagutwa tako laeng nga darat ti ikargana jay. Kaya mga pagkatun. Kakaya na nga pagkatun aging nga jay. Promise land. Apay di isupay di kagutwa. No sa nga pulo da nga upeng ka pagkakagutwa nga tako da. Hindi, dati sa nga lata. Di makalit na mataya. Ayun na. So ganun. Ganun yung mga bagay na training ng Ama Martiniano. So, di di nga impay pakita, tinalinis nga panunod, isugaro di sa rita nga, uray may sa akin be, no hang mamabalin nga rumulkan, tapno makaraban amin, agmulmul amin. Imagine mo yung mga yun na mga training nila. But sad to say, nasa na yung mga training. Or yung mga na-training, wala na. Yung mga naiwan kagaya ko, hindi naman nakasali sa training na yan. O, diba? So, kumbaga, ipunta natin. Marami kasi sa atin, part-time lamang sa paningin. O, diba? Part-time lang. Isu nga, DJ, kasi DJ. O, Sabado, Domingo lang, hindi pa nakumung kasi part-time mo na lang yan eh. Kasi yung pagtatrabaho mo limang araw, paharap pera, that is your full-time. Tapta, DJ, nga part-time mo, mabaling pa nga, nata-okasyon, kagaya ngayon, pag may okasyon, nataon ng Sabado, nataon ng Linggo, sorry, hindi ako nakamong may okasyon ka na. Ganun pa rin, walang problema, kasi part-time ka lang eh. Ganun yung bagay. So, paano, sige ko na ni Ama nga, iti panamati, makita ti arari. Kaya nga, lagi nilang sinasabi yan na hindi nila maintindihan na parang ang nagsasalita na iintindihan niya kung nagaganap niya. Uri, at daka pa'y nga ro din, itaumungan ka kung napay lang ni Ama ni, physically present, mentally absent. You see? E di nakarkaroon di awang kang makita. Yun, may nagamag-focus si Jesus. Yun! O di, magiging haw-haw di karabaw.
Ganun ang mga bagay. Kaya nga sabi ko nga, pudno, yabantan. Ete nga min panagpamati, makita iti aramid. Kasi nung marod nga aramid, panagtumpar sa nga pulo nga bili. Okay. Pero balikan natin, bakit kasi yun ang gusto ni Ama, mag full time tayo sa katuruan. Kasi nung marod ti pangangailangan. That is why pupunta na naman doon sa kamilagroso ng lugar na yon. Imagine mo, di kasta nga ti nga baldilaing ti bagas 5 bulan. Nga kanon ti may sa nga pamilya, may sa nga ama, may sa nga ina, may bagata lang ng talo nga anak, manulang ti kanon di anak, pero umabot kaya yun ng 5 taon? Umala. O, di ba? Pero umabot sa kanila. Hanggang adanto manin. Adanto ti maapitin manin, kit adanto may pakisgisin, mag-ready na pwede ng isa lang isaing yun, ayan, ubos na yung dating laman. Pero hanggat wala pa, maani, hindi pa maubos. See? Iti kayat ni Ama, iji inararamid ni Ama, iti pasati promise lang nga maprotektaan na tayo. Parang kagaya ng magulang. Napakahigpit niya. Ang sabi ng anak, napakahigpit. Hindi niya alam na ito ay protection ng anak. Protection. Protection at training. Oo, protection niya yun at training niya. Pero hindi natin nauintindihan. So, being hindi natin nauintindihan, what we do? Nagwa-wild tayo. Or, nagre-rebelde. Gumagawa tayo ng bagay na against sa kanila. Because hindi natin naiintindihan. Ang mahirap kasi sa kakalamang matututo, pag napagdaanan mo na, parang kagaya ng magulang. Anak ko, hangkang agsiksikarelyo. Hangkang agintino. Ngindi tanga ama nga mamagbaga da sa kinan. Tati ama nga mamagbaga ti anak na nga hangkang agsikarelyo, hangkang aginong tiara. Hanna nga ayaban anay baga di jay no habang umininom pa ila ara. No ko adda ara di anak na akag sanguda. Siyat mo tatay. Kas din ya. Pero pag may sakit na. Na tapos ke anak ko mang kag kawan gatang ko agas. Nagadug ka na gatang ko pala ara. Sa DJ pa lang apunto ako na na ngamin ang muna na yung makapirdi kanya na iso nga DJ disiplina impari na bisyo ngamhan awan timayat so sino ngamin timayat kaya nga makontrol may suro handa ganun so ito na paano natin ibibigay paano ba ang mga conditions kasi ng full-time believer. So, dito nga, masapul nga, di jigarod sarita nga, masapul nga, amun tayo ti sarita nga, sufficiente. Umanay. Kasano nga umanay? Kita ang di jayat. Di may sa anak na ay ayatan na. Idi duwa anak na ay ayatan na ida. Hanam mo, may inusan ti ayat na niya may sa tumubo. Iti 5 anak na agpapada di ayak na yamay sa apay nga kasi ti kuna, kuna tanong kuna tani ah, dautang mo, no kaya mo pagbayad mo tamay sa anak mo. Uray may sa awang kaya na ibayad da, di ba? So kaya na nga sa uwan, ipatatag na idamay. Mayat kayo. Sige, urahan nyo lang na kaya, then awang problema dyan. Isu di jay, isu nga agpapada di jay. Iti ayat na, Gina, tinulangan na ganak at isaritahan dito, iba, ano, iba kayo mga kwaa. So, kumbaga parang, kahit nga yung mga surrogate mother, sabi nga nila, after giving birth, nagkakaroon sila ng tinatawag nila na depression. Kasi hindi nila matanggap na, alam naman nila na yung kanilang pinagbuntis is actually hindi sa kanila. Pero nung that time na ipangalak na at kukunin na, masakit din sa loob niya. Pero from the beginning, alam niyang hindi sa kanya yon. Kasi binayaran din siya.
Pero may mga na-interview nga na nagsasabi nga na mayroong isang mayroon daw depressing thing na hindi maipaliwanag kung bakit from the beginning alam mo hindi sa'yo. Then nung naipanganak mo na, kukunin na, masama sa loob mo. Eh alam mo, binayaran ka for that. Binayaran lahat ng servisyo mo. Bakit sasama loob? Mga kapatid ko, dahil mga kapatid ko, yun lang dahil sa buhay. Mayroon kasi tayong tinatawag na ito yung sentido ko mo. Na kaya ito yung isa ding punto na hindi maipaliwanag kung bakit mga yung psychology natin is nasa sa atin na hindi natin maipaliwanag na pwede ba tanggalin ko yung psychology effect na gano'n? Hindi pwede. Kaya nga yung isang kapatid natin, nag-post siya, namatay yung aso niya, ang sakit-sakit daw, namatay yung aso niya. Melinda. See? Melinda. Pinukisan na to. Aso lang yun. Aso lang yun. Mga kapatid ko, eh yung mga iba ay nagkakatay pa ng aso, diba? So kaya nga po dito, so balik na tayo. Kasi kailangan nating marami tayong i-give up to make it na full time. No? Marami tayong i-give up niyan. Para sa gayon matawag na mag-full time tayo sa katuluhan. Pero even though dijingal saritan kakabsat ko, uray pa'y nukas jay, itiman na nga asing na Diyos, agan-anos lahat paataw mo maaramid na iya. Hanatay mo mabaling na pilitan, tahan mo ka nga Diyos isunan. Kaya ngayong sinasabi nila na ang Diyos ay maghuhukom, siguraduhin mong Diyos yung sinasabi mo. Kasi ang pag-ibig, kaya ngayon yung tinatanong ko kay Ama noong nga, kitman nakabalin ama apay nga hanna nga binalin. Kitman nakabalin. Wen gaputa isuna ket lawag ayat kenya. Idi nga panawen nga agsarsarita kami. Hang kumatangga. Pero ngayon po sa pagkaunawa ko na tunay na hindi niya pwedeng gawin yung sapagkat siya ay liwanag buhay at pag-ibig. Pag nagpuwersa siya, namuwersa siya. Hindi na siya pag-ibig ano. Wena. Pag namuwersa siya, hindi na siya man nakabalin. Hindi na siya. Kaya totoo na hindi niya ginanap ang mga bagay na iyon sapagkat siya ay Diyos. At pagiging Diyos, mga kapatid ko, iyan ay mga bagay sa dingay na anus nga agan, anus kit agururay, nutun ano, na malagip tayo. Kaya nga sabi ko nun sa inyo, iti panawin nga at dati iti bingit ng pangangailangan at doon lang natin siya maalala. Imagine mo, problemado kan, malagip mo isuna. Di dya yung pinakamasayang panahon niya. Oh, nalagip na mo ila dyan ako. Yun eh. Pero maidala pala siyang problema. Ura yan, basta nalagip na. Kasi ang tao, sakalang naman, maalala ang Diyos eh kung mahirapan. Diba? Kung wala ng iba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, punta muna tayo, mag-invest muna tayo konti lang. Ang hindi alam ng tao kasi, the best investment, kasi any investment ng tao kung maging sa gobyerno without life, wala ng future yun. Wala ng future ang investment. Pag wala ng buhay yung nag-invest. Pakikinabangan ng iba. Pero yung nag-invest, hindi na niya pakikinabangan. Hindi mo natin masabi na pakikinabangan pa actually ng iba. Kasi nga rin ko na napag-apaan na kanuman. Kilkin pa siya pag-apaan na to niya. Oh, diba? Sa bagay, hindi na sumanin din kagre-re-re na pagmamanood. So, ito, kaya nga sabi ko nga, ito ngayon yung gusto kong liwanaging usapan. Iti ko na ni Ama Martiniano, iti Diyos, pinarswana ni Adan, nga agpamilya. Tapno at dagdaydayaw kanya na. See?
Nakita nyo the moral of the story. Yun yung laging sinasabi ni Brother Petronio. What is the moral? Sinasabi nga natin. What is the moral? So, iti nga sarita, kabsat, iti Diyos pinarswana ni Adan, tapno adda ni Adan nagpamilya, tapno dagita nga anak, agdayaw da di Diyos. Nasa creation kasi yan eh. Nasa creation yun talaga. Nga kuna na, mangparswa ka ti kadwam. Kalanglangam. Kalanglangam na idumakin ka iso ni Eva. Then, anong bilin sa kanila? Mabilis na usapan. Aramatan na tirimientada, tapno agpamilyada. Apay nagpamilyada, tapno at daagdaydayaw kun ka. Pinagdaydayaw ko di Diyos. At asurwanda, agdaydayaw. Another one. So, agdaydayaw lang. You see the, ano, nakita nyo yung salita lang, agdaydayaw lang. Agdaydayaw. Kagaya niyang teacher, di ba pagka lumabas ang anak sa bahay at nasa school na, sino nang magulang niya? Teacher niya. Hindi naman hangad ng teacher na ituring siyang magulang kasi how many hours lang naman. Pero basta kunada, nadayaw la yung bigo. Balik tayo dun. Ngayon, deta, tapno at agdaydayaw. At asurwanda, actually isuro na DJ nga agdaydayaw. Kanya dakin, ili Diyos. Ngayon, siguro handa na dayaw siguro. Dimawat ni ama Adan manen nga, ama, Diyos ko, ibindisyon mo. Na ibindisyon mo, titalino da. Tapno, mabigbigda ka. Mamamuda ka. So, nadayaw da garod, nagdayaw da niya. Kasi may po at opo. Kasi ayon din sa iskwento, isa idi awampay titalino dagiti anak ni ama Adan. Naaanos da. Napapasensya da. Nasisingpat da. And naiimada. Kat aming nga ibagati ama kanina da, tungtungpanan da, kat sursurutan da. Taawan amo da. Nung didjay nga kinasaya at da, imanayin nga liwliwa ni ama Adan kan ina Eva, isu nga kinayak da, nga maibindisyon ti talino. Dagito yung nga anak, tapno maamamuda ti amada, kan mamamuda ti Diyos. So ibig sabihin, hana kaya nga sa uun nga na nadayaw ka, nasaya at kan. Ta kasi nagiging nature lang nadayaw, pero hamamamu talaga. Nadayaw ko ti aming nga tao, umamu no kabsat ni tatang mo adyaw na saan. Po, may po at opo lang. Hulat na. Ngayon, ano ang gusto kong palabasin dito? Mga kapatid, what is the moral of my story? Or the moral of my explanation? Iti tattao, kabsat tayo ti promise lang. At dadamula ang nagdaydayaw with Diyos. Nagdayaw da? Yes, of course. Ama ko na damit eh, di ba? Kaya nga sabi, apay ama ko na. Pagdayaw lang na niya. Di nagdayaw daya. Pero handam amuji dinayaw da. Yun ang mahirap doon. Kasi, imagine mo kagaya ni Inay Conchita. Ni Inay Conchita, inkip up na ti luxury na atakan niya na. Imagine mo, isu nga almost hanga na awat, hanga nga almost talaga nga hanga na awat, isu nga nati. Anak na, kasi imagine mo, nakatira ka ng magandang bahay, may katulong pa. Tapos lalayasan mo yung bahay mo, matutulog ka lang sa kubo. Hindi nga lang kubo eh, nung unang-una daw sabi eh, yung kutulda lang, ikwada lang di tulda, iji dagiidan. See, nga nagato nga garit na. Nga di mo muna yun sa tinupagalan ng tidanong. Ano mo na sa dinong pag-isbon na? Awan si Arna in so on, samantalang di balay na comfortable iso na in so on. Apa yung give up na di Jai? Imagine mo, ginip up niya yon. Mga kaluwagan, kaganda, kaayusan na ano. Pagkatapos mayroon siyang, ano ba tawag dito? Mayroon silang kabuhayan.
Pagkatapos nagbalinisong nang nagpalpalimos iti tao. Tay kandalang isong na iti. Apay kung nakagpalpalimos, ganun naman talaga, wala naman tayo magagawa talagang ganun. Apay nga kung nakagpalpalimos, isiguro di sarita. Apay ni inay, anak, magbigay ka ng isang kabang bigastan. Oo, inay. Kaya nga minsan sabi ko nga, it's very odd. Bakit sasabihin niya parang ikaw sana? Si Tang Isyo kasi talagang direct sinabi niya na, imbaga anak ni inay nga, DJ kan, ihandak eh, si July, kasi July ang birthday niya. Nga piyasta ti Gibang, ihandam na tanti August 24. Malaki yun, nababoy na. Sige ko na, makapangyarihan siya. Kaya namit, DJ eh. Uriya nga dumawat. Pero apay nga, mas hapon nga dumawat. Kaya namin. Uri ka na mamartinyan. O anak, pabigay ka ng ganito. May mga kapatid tayo. Mag-donate o ganito. Apay nga, masapul nga, ibagan. Nakit kaya naman. Imagine mo yung mga kwento na, ano to? Bulong daw ng kahoy, naging pera? Apay. Kasi nasa awitin din natin. Ang Diyos naging tao na. At sa tao nagmakaawa. Kaya't tay kang saan, ti number one nga palpalimos. Ti Diyos. Iti Diyos. Palpalimos. At palpalimos. Ano ti, palpalimos na, hindi lang, pulubi siya tunay, pero, ay, makapangyarihan siya tunay, pero, siya tunay na pulubi. Kaya marami ang nagsasabi na. Bago ako tumanggap ng aking misyon, eh, nagpulubi ako. Hindi nila alam kung anong rason. Namulubi ang Diyos. Naging palaboy siya. Kasi walang nakakilala sa kanya. At lalo ngayong ipinapakilala natin, wala na namang gustong kumilala sa kanya. Imagine mo, walang gustong kumilala. And now, kaya nga ngayon na, what is God unto you? Ito na yung maging usapan. What is God unto you? Nakulang. Kaya dumating tayo sa punto kita, MTV, saritaan. Isugarod nga, iti man nakabalin na Diyos. Kuna tayo, di ba, DJ? Inayayat na tayo, di Diyos. Isugarod nga, DJ, kuna nangarodin nga, DJ, pagsarita da, DJ, Biblia la, DJ, Biblia yapang ko nga. Kuna da nga, iti ayat kano iti Diyos intod na ti anak na nga bugbugtong, you see? Tapno si asin numan nga mamati kang kuana, kitsa ang mamatay nga maikantibiyak agna na yon. That is actually the real word no. Kitain, sino kalain nga ibayat na di anak na o di anak na ti pagsubad na tapno laing masalba ka? You are just a believer. Wala ka namang ano eh, di ba? Isu nga, at adya sarita da nga ti Diyos mga kumuhay. Ibig ko hindi nila kilala yung Diyos sa kanila. Si ibagada ti Diyos mga kumuhay. Kasi ang dami. Si imagine mo yung mga yon, mga kapatid ko. Kaya nga, deto yung nga may isang saritaan nga, isu dakil abanag. Nga pasit nga, ma'am, amu tayo. Kaya nga kung tignan mo doon, diba, when I said so, when I asked her, brother, anong relasyon natin sa Diyos? Iti ko na daw. Iti panagadal, panangamukin, panangpapudno. Dahil ito yung asurusuro, isa ti relasyon tayo iti Diyos. Ano? No. Kasano nga rod, no hangko kaya't ti agtungpal ko na. Hangko kaya't ti agdungagde, awan relasyon tayo, awan relasyon ko iti Diyos. Iti ko na ni Ama, sister, iti panagadal, panagtumpal, kin panangamu tayo, iti sursuro kong pamagpaga ni Ama, kit iso ti relasyon tayo iti Diyos. Nadyak ngarod kaya ti agtunog, na ngarod mapilit na. Let's say, agiji adadji Amerika. Kasano ngarod mapilit nga ibaga nga? Makirelasyon ni ti Diyos, kaya di namin kitag din. Kaya nga, tinamo ah, sa mga reliyon, ang sabi nila ganito, magkakapatid tayo sa paniniwala.
Kaya ang mga iglesia ni Kristo, nagkakabalis na. Pero di Katoliko ang nakapsat. Nakapsat. Agi di born again ang nakapsat. So dalang. Kasi ang kakapsat. Kuna naman ti Romano Katoliko. Magkakapatid tayo kay Kristo. Pero ibig sabihin yung maniniwala kay Kristo, doon sila magkakapatid. Yung Muslim hindi nila kapatid kasi hindi niniwala kay Kristo. Pero sa katuroang ito, maputi ka man o maitim. Mayamang ka man sa mahirap. Maganda ka man sa pangit. Magkakapatid tayo. Dahil sa buhay at katawan. Ano ngayon, kaya usapan natin, ano ang buhay? Ang buhay ay Diyos. God is life. Saan nagmula ang buhay? Nagmula sa iisang ama. Ito yung Diyos naging tao. Siya si Adan. Mayroon pa bang ibang source of life? Wala na. Wala. That is why, iso nga, kunana iti matinding usapan na kunana, pero hindi kasi nila pinapansin. Don't do unto you the thing that you don't want to don't do unto your neighbor what you don't want to do unto you. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Why? Amen. Isu yung palawag ni ama nga pagimbagik biag mo biag ko. Isu deta manon di kunata nga kat kano urang dia sa ok bagimbagi biag mo biag ko. Ket adapay na yun na kano ajay saum saok. Eh hindi ko sinama yun. Bakit? Kasi do you believe in Ama Martiniano? Do you believe in Inay Conchita? No. So, papaano ko ngayon patutunayan sa'yo kung saum-saok, eh, hindi ka pa naniwala. So, ang patunay, bagim-bagik. Una, saan galing ang buhay mo? Sa tatay mo. You like it or not? Galing mo sa tatay mo. Kaya ako tingnan mo, ha, mga kapatid. Apay ko na ni ama nga itibiyag mo kiso tib amang. Saan ka nga naki ama itibiyag mo? Uwin ka isa ko na ni ama? Amang amin itibiyag mo. Ang amin ama, tinanggitibiyag mo. Apay nga maki-ama ka kin Ama Martiniano. Yes, yes, personal kinikita yan. Hindi Ama Martiniano, di personal. Personal kinikita. Ngayon, babaguhin natin or ilalan, ipapaliwanag natin. Di sa unga, agpamilya kayo tapno dagdaydayaw iti Diyos. Ada isuruan nyo nga agdaydayaw kada kayo kinagdaydayaw iti Diyos. Iayos natin yan. Agpamilya kayo, abay, nga kasi tikunak. Gamin, baguhin natin, pupunta tayo sa, laktawan natin yung usapan na yun. Nyakati ko na ni Ama. Iti ko na ni Ama, masagana na yung tinayin. Maisagana iti duwa na tao. Isulid iti maisagana. Masagana na yung tinayin. Tayo tangapan na kaisagana na, tapno at dati isuro na. Tagpamilya iso na eh. Katanyan to ti isuro na iti pamilya na. Isu iti paka istorya anti maymay sa nga Diyos nga man nakawalinti amin nga nang paso langit na gaadan. Isu da iti iti isuro na. Tap no maam-am na. Kat isu da maisagana da. Numnuhang ka nga rin nagpaisagana, hangka nakasagana. Diyan nga rin kunadan nga, kapulati ayat. Ayat, ayat. O hindi malpasan ti ayat, ewan na napasama kanday tanga ayat, dahil diyan amor, agpaling nga amuritis. Asam ni Ama dita. Nagasawa ti tao, kapo iti amor. Iti hanna nga pan nakaawat, pan nakaamu, ti kabalinan ti sarita nga amor. Ita nga amor, agbali nga amuritis. Uintag mo uyok namin. Orela ang DJ punto nga na im, mayat ti torturog laki pagkatapos mang riing di anak na. O, oh, umisbuwin o, susuwin o anya, masukay di turog na. Siyempre, amutay mo diyan. Masok kayo, titurong mo, di made. Lalo nagpunta, lalo nagtagainaw ka pa, dira-drive ka ti Piraro. Natukay. Ay, Pirare. Piraro, chocolate pala yun. So, kung baga mga bagay na
ito na kaya kailangan nating maunawaan. Kaya ako, kaya ang sabi ko, apay sino ni Ama? Okay, for ano na ito. Iti saritaan manin. Kita nyo ah, mga kapatid ko. Ang daming nagpatunay na salita ni Ama na si Adan is actually hindi nanggaling sa lupa, kundi nanggaling siya sa Diyos. See? Kaya sabi ko sa inyo, creation. God create heaven. Ilocano, ti Diyos pinarswa na tinabi. Ti Tagalog, ti Diyos pinarswa na ti Diyos Ama. Linikha niya. Yan na. God create, God the Son. Iti Diyos pinarswa na ti Diyos, Diyos Anak. God create, God the Holy Spirit. Ang Diyos, nilikha niya ang Diyos Espiritu Santo. May kaiba ba din? Walang iba. Kasi kahit English. God created God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Maliwanag ano? Ang Diyos nilikha niya, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Iti Diyos pinarswa na tilangit daga Adan. Maliwanag ano? Bakit ko sinasabi ito? Tinan mo. Ang Diyos nilikha niya ang langit na trono niya. Nilikha niya ang lupa, nasa kapirasong lupa, kinuha niya ito, nalinikha niya, o dito nagmula, sa kapirasong lupa, ang katawan niya. Yun ang kaiba. Ngayon, ano pa? Tayo ay nagmula sa dalawang pag-ibig. Diretsong usapan, tayo ay nagmula sa Diyos. Kasi pamilya tayo ng Diyos. Ngunit, paano tayo nagmula sa Diyos? Nagmula tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Adan at Eva. Na si Adan at Eva, mga kapatid, ay Adan at Eva, tayo nagmula, tatlong ama, tatlong ina. Nagmula tayo sa Diyos. Ngunit, kung tayo ay nagmula kay Adan na si Adan ay galing sa lupa, hindi na tayo nagmula sa Diyos. Kasi si Adan ay galing sa lupa and then si Eva ay galing sa lupa. Langit na Diyos Ama, lupa. Diyos Anak na lupa. Adan na lupa. Eva na lupa. Kasi ano nga tayo tayo yes. So majority, saan na tayo galing? Galing sa lupa. Hindi tayo galing sa Diyos. Sa pag-ibig. Kung ang Ama niyo na si Adan ay galing sa lupa. Kaya nga sabi ko, balikan ko yung English para mas maayos kasi yun, one God created, three divine person, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Puntahan natin yung sinasabi nila. One God created, three divine person, God the Father, God the Son, and by the Almighty God, a piece of soil become man, that is the God, the Holy Spirit. Yun yung English nung sinasabi nila sa kapirasong lupa, naging tao siya si Adan. Hindi. Iti pan nakabalin, iti Diyos ti daga, nagbalin nga tao siya ni Adan. Yun kaya yung, bakit hindi ganun nga rin ang sinabi? Bakit hindi ganun ang sinabi? Bakit sinabi na maliwanag? One God created, three divine persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi niya sinabi nga by the Almighty God, a piece of soil, become man, and it was Adam. Hindi niya sinabi eh, kung paanong God created heaven, God created the earth, ay God created the God the Son, God created the Holy Spirit. Walang nakalagay doon na by the Almighty God, a piece of soil become man. And that is the God, the Holy Spirit. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi yun. Mga kapatid. Kahit anong sabi, kahit Tagalog pa, iti Ilocano pa, iti Diyos nga man nakabalin, pinarswa na titalo, persona sa pagbibiyagang
langit daga adan. Nakaklose na yun. Tan, tapasin. Nga pa iti question ni Jai. Awan ni Jai. So, from time being, tapno kasta kapsat, dami chance na iti kapsat po nga makiselebrate at celebrate kasi this is the celebration of life and our body. Kaya nga tinan mo yung sabi ni Ama, we should know the story of our own bodying. Ada kapag biro ka mga rati kasdya nga, we should know the story of our own bodying. Body lang aja nga, ikan at ing na. Ngamin di bagi ag Biblia. Parang inala na jay, living, bodying. Kasi ti bagi ag Biblia. Aawit na po ako.